Hallelujah. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. This is Pastor Roel Idio from JA1 Bordubay and you are watching our prayer meeting, our live broadcast of our prayer meeting for tonight. Yon, welcome po sa bawat isa. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Mabuti po ang Diyos. Not whatever situations and conditions that you are in, still, God is good. Mabuti pa rin po ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, at tayo po ay mag-share ng ating live broadcast. Habang ako po ay nakikipag-usap sa inyo, ako po ay nag-share ano po ng ating live broadcast. Para naman po ma-bless din yung pong at makasama din natin yung ating mga mahal sa buhay sa pagpipray. Yon, family that prays together, stays together. Sabi nga po, di po ba? Yon. Sige po. I-share po natin yung ating live broadcast. There's a link na doon po sa baba ay nakasulat, share. Yon. I-click nyo lang po yon and then type in or select the persons you want to share. No? Yung ating live broadcast, yan siya. Marami-rami na rin siguro. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, share po natin. Huwag po kayong mahiya. Huwag po nating ikahiya. At kung mayroon po kayong mga prayer requests or para sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa kakilala ninyo, mayroon po silang mga prayer requests, just put po doon sa ating comment box yung inyong mga prayer requests and we will surely pray for it. Hallelujah. At kung medyo confidential naman po yung inyong prayer request, pwede din yun naman po akong i-PM. No? Pwede rin po kay Pastora July at kay Pastora Shikaina and of course sa ating intercessory ministry. At ipo-forward nga po din namin sa kanila. Pag sininyo sa amin, ipo-forward din namin sa kanila sa bukod sa yung mga pastor na nagpe-pray para sa inyo, ang intercessors po natin ay handang-handang mag-pray para sa inyo. Amen po ba? Yun. Kaya huwag po kayong mahihiya. Whatever. We will keep, if it is confidential, of course, we will keep it confidential. No? Hindi natin pag-chismisan, of course. Yun. We will respect the confidentiality of your request. Okay? So, yun, paki-share po, ano, doon sa, baka may mga kakilala po kayo na nangangailangan ng panalangin, ng prayers, and everybody needs a prayer. Everybody po needs a prayer, no? Kaya, I would like to encourage everyone to share doon po at sa inyong mga kakilala, mahal sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Hindi nyo po alam, baka mayroon talagang nangangailangan ngayon ng panalangin. Yun. At ako'y titigil na. At marami-rami na rin ako napag-sendan eh. Siya. Para naman makita ko kung sino na ang nanonood ngayon. Hallelujah. Naka-live. Nauna na si ano? Si Antoinette Sias at San Pedro. Is watching with us. Sino pa? Si Nora Rosel Soriano, Lito Albior, at si Ate Tina Sumpay. Sino pa bang hindi ko nabanggit? Kasi meron pang iba na ano. Nandyan din si, kasama po din natin ngayon. Si Ate Joy Cristel. Sino pa? Nandyan din si Colleen, of course. In our studio, si Colleen. Si Geraldine, naandyan. Geraldine Gibara, sayonara. Sino? Ate Sheila? Nandyan ba si Ate Sheila? Yun. Ate Sheila, Marie Texon, happy birthday, belated. Hindi naman kailangan maglibre. Ha? Hindi kailangan maglibre. Pwede, basta ipaalam. Para ang gusto ko, maipag-pray ka lang. Maipag-pray ka namin. Yun. Yun, nandyan si Brother Renan Camara. Yun. Good evening, bro. Happy birthday kay Rain Jaire. Nag-birthday kahapon. First birthday ni Rain Jaire. Yon, kamusta po ang pamilya? Yon. Hallelujah. Sino pa? Baka mayroong akong hindi nabati dyan. Sige po, i-share po natin sa mga kakilala natin. Ayaw kong basahin yung comment na isa. Kay naman eh. Olivia Roy, hoy. Matagal-tagal na nawala.
Hello, mapagpalang gabi, Ate Bia, kamusta ka na? Oh, sabi sa ano, sabi sa Bisaya ha, ito, intindi, yung mga Bisaya nakakaintindi, magtarong. Magtarong, sabi sa Bisaya, ano? Yun, praise God. Kamusta, nandiyan ba si Joe? Nakauwi na ba si Joe? Yun. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo'y mag-umpisa na at tayo po muna'y mag-pray. Samahan niyo po muna ako sa pag-pray, ha? Before we start with our prayer meeting, let us pray. Hallelujah. Let us bow our heads and close our eyes and let us invite the presence of the Lord in our midst. Sapagkat sinabi ng Diyos, dalawa, tatlo, nagtitipon sa kanyang pangalan, ay naroroon siya sa ating kalagitnaan. Mabuti po ang Diyos. At alam ko, yes, Father God, naririto ka ngayon sapagkat ito ang pangako mo sa amin na kami po, kung may dalawa tatlo nagtitipon, ay Lord, nandito ka. Lord, this is for you. It is because of you, Lord, that we are here tonight. We are gathering tonight, Lord. It is because of your name. Hallelujah. We want to live your name, Lord. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami kumakapit sa iyo, Lord. Kami nananampalataya, Lord, na sa gabi pong ito, mayroon kang ginagawa. As you have done sa noong unang panahon, noong mga nagdaraang panahon, Lord, na may ginagawa ka, pinatunayan mo napakaraming beses na, Lord, sa buhay po namin na hindi mo talaga kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, Lord. You are a faithful God. Salamat po sa gabi pong ito, Lord, as we pray, intercede, Lord, para sa aming mga kapatid na may mga gustong idalangin, Lord. Lord, turuan mo po kami. Teach us how to pray, O God, Lord, and give us the desires of our heart, in Jesus' name. This all we pray. Amen and amen. Hallelujah. Nandyan din si John Ray Paning Batan. Good evening. Bro, John Ray, kamusta ka? Yun, kainaman ka, Pastor, binisto mo ako. Si Edgar Eclarinal, kamusta ka na, Edgar? How are you? Yun, I miss you, bro, I miss you. Yan din kay John Ray, si Edgar, nami-miss ko rin yan. Edgar Eclarinal, Ega po yung pangalan niya. Hallelujah. Yon, sige po tayo. Ano, again, I would like to encourage you again and again to share ang ating pong live broadcast para naman may ma-bless din at ma-encourage din tayo na lumapit sa Diyos. Maipanalangin din natin sila. Amen po ba? Yon, lahat ng magko-connect ngayon, ipagpipray ko isa-isa. Lahat ng sasama sa broadcast. Yon, basta ano, mag-amen kayo, Aisha. Hallelujah. May matinding ginagawa ang Diyos. Maniwala kayo. I have proven that. Okay, nag-message si Jonathan Jimenez Hero. Nasa BS daw po siya. But we will pray for you, bro. Hallelujah. 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 Before anything else, before I share to you verse. Gusto ko munang awitan kaya muna natin si Lord. Ano? Awitan po muna natin si Lord. Ito po yung awit na nagsasabi ng ito po yung lumang awitin na. Nadinig ko po sa lolo ko. Lolo ko po ang nagturo dito sa akin, ha? Hindi ka panahunan ko ito. Lolo ko, galing sa lolo ko ito. Yun. Hallelujah. Ako'y pinagpapawisan sa sinabi ko. Hallelujah. Masaya lang po ang pastor. No? Hallelujah. Sapagkat alam ko, ay mabuti ang Diyos. Yun. Ganun lang po. Kahit po may problema, lahat naman may problema, di ba? Sino po walang problema? Ay siya, na andoon na sa sementeryo. Walang problema. Di ba? Pag habang may buhay, ganun ang part of life. Because we live in this world, no? This is fallen world, and
It's not a perfect world. Ganun lang po talaga. We just have to accept and bear with it. And pray. Pray especially. Pray without ceasing. Sabi nga po. Hallelujah. Sige po, at awitan natin ang Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of preaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. Sing. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Sing to the Lord. And I found the joy of preaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. Sing with your heart. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you. I worship you. I worship you. Ooh. The reason I live is to worship you. The reason. The reason I live is to worship you. The reason. The reason I live is to worship you. Yes, Lord. It is, Lord, that is the reason why we exist. That is the reason, Lord, why we live, Lord. Ikaw, Lord. Ikaw. Ang dahilan. Kaya kami naririto. Kaya kami nabubuhay. Kapatid, if you haven't found the reason why you are here tonight, kung bakit narito ka, it is because of God. It is because of what God has done. It is because of what God is going to do in your life.
Dahil sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Dahil may gagawin ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kaya narito ka. Kaya ikaw ay nag-i-exist. It is because of the goodness of God. In His faithfulness. His faithfulness endures forever, kapatid. Hallelujah. Patuloy po nating purihin, pasalamatan nating Diyos. Jesus' name. Amen. Hallelujah. Yon. Rachel Mello and Chingli Sara is also watching with us. Yon. Hallelujah. We live to worship God. Yon. So, ang I just want to, yon, as usual, ang in-impress kasi sa akin ng Lord is we go back to the basic. Sometimes when we forgot the basic things, o yung pinaka-pundasyon ba ng ating pananambalataya, we tend to parang, alam yun, gumigewang ng konti. Kaya ang scripture na isi-share ko sa inyo is matatagpuan, o yung Bible verse na, na ating pag-aaralan, o isi-share na ng Lord sa atin, mensahe niya is 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Pray without ceasing. Yun. Diba? Sino po ang nakarinig na neto? Kahit anong sitwasyon mo, kapatid, ang sabi ng Diyos, pray without ceasing. Huwag daw tumigil. Now, no, itong scripture na ito, itong verse na ito, it's parang impractical, diba? Parang, paano kaya yun? How could you literally pray without ceasing? Sabi, pag sinabing ceasing, ay wala raw tigil, without stopping. How could you pray all the time? Di ba? Parang imposible yata yon. Parang, ay halimbawa, natutulog ka, hindi ka nakakapag-pray na o. Hindi, ano ba? Ano, paano pag kumakain ka? Ay sabi, pray without ceasing eh. Ay paano pag nasa restroom ka? At you are working, o kausap ka ng boss mo, kausap namang, ano, di ba, yung mata ay nakatingin lamang, tapos eh, hindi mo pala naintindihan yung sinasabi ng boss mo. Baka ikaw ay masibak pa. Diba? Diba? Some churches have something called a prayer chain. Yan yung sinasabi, ginagawa nila. Where they assign different people to pray continuously in one-hour slots throughout the day. Diba? Ganun ang, ano, yung parang prayer chain. That way, the entire day is filled with prayer from someone. So, they interpret that scripture as pertaining to the entire body of Christ rather than each individual Christian. It's parang reasonable naman yun. Pwede nga naman din yun, ganun. But pero alam niyo mga kapatid, I'm pretty sure that somewhere in the world there are Christians praying at any given moment. Diba? It's a big world. Ang daming Kristiyano, you know, with different time zones. Diba? Why would Paul then tell us to pray without ceasing if it is guaranteed to happen anyway. Diba? Ano nyo? It's like telling someone to remember to breathe. Parang, oh, huwag mo kalimutang huminga. Hinga lang, hinga. Diba? Ano, so, breath without ceasing. Parang ganun ang sinasabi. Ano? I'm not sure if this is what Paul really meant. Hindi ko, ano, but I believe Paul intended for each individual Christian to pray literally without ceasing. Ito po talaga, totoo yan. Na dapat po tayo manalangin, walang humpay, walang katapusan, tuloy-tuloy. No, but paano ngayon yan? No, paano ngayon yan? Ito po kasi, nakakalimutan natin. No, there are two kinds po kasi ng prayer. Two kinds of prayer. Ito po ay tignan po natin sa ganitong munang ano ha. Dalawang klase ng panalangin. Unang-una po is yung act of praying. Okay? One is act of praying and the other is state of praying. Okay, ano po yung act of praying na tinatawag, no? Yun, we are accustomed to this to praying prayers, no? Ito yung pananalangin natin na we spend about 30 minutes praying. That is an act of praying, di ba?
So we set aside 30 minutes or 1 hour when we pray and tell God all the stuff we want in all our family, na kaibigan, kamag-anak, anong problema, you know. That's wonderful. Then the remainder, yung, di ba, 1 hour tayo nag-pray or 30 minutes, yung remainder, ang nangyayari, we spend it outside of prayer. Di ba ganon? Parang pag nag-pray ka, 30 minutes, oh, wala na, tapos na. Ganon ang nangyayari. Di ba? Pag nag-fasting, prayer and fasting. Pag prayer and fasting naman, siguro bago mga 2 hours, medyo lumalaki na ngayon. Di ba? Tumataas yung number of hours. But then, hindi pa rin nakakasapat o hindi pa rin nakaabot doon sa sinabi ng Apostle Paul na pray without ceasing. Eh, paano naman kung nag-spend ka ng 2 hours praying, bawa sa umaga, 30 minutes, tapos bago ka kumain, siguro, hindi ka nagpipray ng 5 minutes din. Sabihin na natin all day, nag-pray kang cumulative o yung accumulate na prayer mo ay sige. Gawin na nating 4 hours. Ah, haba na nun. Ay, siya. Ay, paano yung 20 hours? Ay, sabi pray without ceasing eh. Oh, how could this be considered praying without ceasing? Eh, 4 hours. Tapos, ay, paano yung 20 hours? Eh, natulog ka ng 10 hours. Paano yun? Kumain ka ng 2 hours. Di ba? Oh, ayan. Ito po nakakalimutan natin. Ang nangyayari po kasi, there is an act of prayer which we spend it consciously by praying to God. We spend 1 hour. Yung kanina, kinukompute natin. Ayun. Yung po yung tinatawag na act of prayer. Ang nakakalimutan natin, yung state of prayer. No? Hindi po ito substitute. It's not substitute doon sa regular acts of prayer, ha? Hindi ko po sinasabi na dapat doon lang tayo sa state of prayer. Of course, we still do yung act of prayer. Ito po lang para ito maunawaan natin kung papaano yung praying without ceasing. Di ba? Para masundan natin. Para malaman natin kung papaano ba talaga yon. Kasi nakasulat, tapos hindi natin nasusunod. Kasi nga po, naandun lang tayo sa act of prayer. Nakakalimutan natin yung state of prayer. What is state of prayer na tinatawag? Ano? Ito po yung, natandaan nyo po, in whatever we do, we give glory to God, di ba? No? Paano yun? In everything we do, we acknowledge God. Everything. If we're driving, Lord, I'm driving to work now. Pag ikaw ay sumakay sa metro, o kaya nasaan ka, kahit ano pang ginagawa, naglalakad ka, dapat nagpapasalamat ka, Lord, salamat po sa hindi masyadong mainit. Salamat po sa payong, kumidala kang payong. Diba, Lord, ang sarap ng maglakad pag ganitong ano, okay na, at least tulad dati na lockdown, kinakausap mo pa rin ang Lord. Nakikipag-usap ka rin, hindi bang parang, nakikipag-usap ka lang sa Lord during act of prayer. Pero dapat tayo lagi, constantly, in the state of prayer. Naintindihan po natin? Constantly nasa state of prayer po tayo. Ibig sabihin, in whatever you do, kahit anong ginagawa mo, halimbawa, nagko-computer kang ganyan, Lord, tulungan mo, bigyan mo po ako ng wisdom, habang ako'y nagtatype, ay hindi ako magkamali, habang ako'y nagtatrabaho, Lord, o nagwo-worship ka sa Lord, habang nagtatrabaho ka, di ba? That's the state of prayer. Halimbawa, bago ka mag-umpisa, Lord, before I start, Lord, I thank you, Lord, salamat po, ang ganda ng trabaho ko. Sana, Lord, pagdating ng boss ko, ay abigyan ako ng increase. Di ba? Ay, nangyayari kasi, pag ano lang yung may act of prayer lang tayo nagpipray. Hindi natin nilalagay ang sarili natin doon sa constant state of prayer. Na pag may, na halimbawa, pag umupo ka, Lord, ang sarap ng upo. Ibang nakikipag-usap ka, para may kausap ka,
Dahil ang Lord naman, ilagi na andyan. Diba? So, Lord, ang sarap nitong upuan ko. Salamat po sa upuan. Diba? Salamat. Ang lamig po dito, Lord. Salamat po sa AC. Diba? Ang ganda ng background ko. No? Hindi naman pwedeng upuan. Diba? Ang ganda ng, Lord, ang ganda ng baro ko. Salamat po kay Olivia na nagbigay. Ganda ng, internet connection po namin ngayon. Ang dami na dapat mong ipagpasalamat. Ang dami mong pwedeng, magbigay ng papuri sa Lord. Ang dami mong, di ba? Kasi everything we do, we give glory to God. Whether we eat or drink, di ba? Pwede mong ipagpasalamat yon. I-acknowledge mo palagi. Mga kapatid, yung po yung tinutukoy ni Apostle Paul, na dapat tayo po ay nasa constant state of prayer. Hindi yung parang ang panalangin mo lang ay pag naandun ka lang sa act of prayer mo. Pero pag ang nangyayari kasi, wala talagang conversation sa Lord. Kasi kung ikaw may ang prayer, you considered it as a conversation with God. Kahit pa na anong nang ginagawa mo, nasaan ka man, wherever you are, you'll be able to talk to God. Prayer is a conversation with God. Kaya kahit nasaan, pwede, madali mo siyang kausapin. Tatay mo yan eh. Hindi po ba? Kaya kahit nasaan, kahit anong ginagawa, pwede po tayong mag-pray sa Lord. That is, yung po kapatid, yung po mga kapatid, ang praying without ceasing. So, hindi ka na mo, of course, mayroon pa rin tayong, we still allocate a portion of our time praying to the Lord. Yung talagang formal na nananalangin, Lord. Yung talagang tayo ay uupo at mananalangin, o kaya tayo luluhod sa Lord. Mayroon pa rin po yun. Hindi po ibig sabihin nun, ay aalisin natin yon, no? But then, dapat we are constantly in the state of prayer. Amen po ba? Yun po yun. Kasi naandyan lagi si Lord eh. Hindi ka naman iiwan, hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Naandyan lagi siya. His presence is always there. Pag ikaw ay nasa constant state of prayer. Pag naandun lagi yung iyong sarili na hindi ka makakagawa ng kasalanan, then, kasi alam mo, nandiyan si Lord, He is omniscient, omnipresent, all-knowing siya eh. Omnipresent siya. So, naan siya. He's always present with you. He's beside you. Wherever you are, nandiyan siya sa tabi mo. Oh. Hindi ka ngayon makakapag-mura dahil alam mo, sorry. Pag may nagawa ka sa kasalanan, sorry Lord. Di ba? Ganun tayo. Yon. Kapatid. Ang sinasabi na pray without ceasing. Di ba? Pag mayroong tayo na... Ang nangyayari kasi pag may nagawa tayong kasalanan, sasabihin ng Lord, sorry po. Exactly. Ganun po yun eh. Dapat ganun tayo. Constant state of prayer. May parang naandiyan lagi kausap natin. Amen po ba? Maliwanag? Gusto niyo pa ng maliwanag? o naguluhan? Ganun po yun. Kaya yung puso mo, ang laman, kagalakan, kahit saan namakmak yung problema. Di ba? You still, yung puso mo, punong-puno pa rin ng kagalakan. You will be able to smile, na kahit pa ano yung pagsubok, ano pa yung hinaharap mo, you'll be able to face it. Because, ang sabi, the Lord is with you. Greater is He that is in you than He that is in the world. Diba? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kaya, ba'y kausapin mo? Biro mo kasama mo palagi pala. Tapos hindi mo makinakausap. Parang,
Mamaya na. Hindi. Hello? Di ba? Lord, sorry po. Di ba, pag ganun tayo? Oh, yun! Yun na yun eh. If you are in a state of prayer, you'll be able to easily fulfill this. Lord, matutulog na po ako, ha? Huwag mong, ingatan mo po. Maglagay ka po, Lord, ng mga anghel dito, ha? Para yan itong mga pasaway na demonyo hindi ako malapitan, ha? Lord, yung buong building, Lord, Lord, gusto kong matulog ng Ganun lang yan pala. Lord, makatulog sana ako agad ng mahimbing. Bukas ay Tayo kasi masyadong ang nangyayari, masyadong pinoformal natin ang Lord samantalang alam naman niya lahat. Alam niya lahat, kapatid. At hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi kanya papabayaan. Right now, kahit na mabigat, gaano man kabigat yan, kapatid, dinala ka ng Lord dito dahil may purpose ang Diyos. Gusto niya ayusin. Gusto niya maging maayos ka. Gusto niya, kapatid, yung anuman yung dinadala mo ngayon, gusto niya ibigay mo sa kanya. Bigyan na natin sa Lord lahat. Anumang kabigatan niya, kapatid. I'm encouraging you right now, kapatid, that whatever burdens that you are carrying right now, sabi ng Lord, cast it all unto me. Cast your burdens to the Lord right now. Anong kabigatan yan? Kahit ano pa yan. Kahit ano pa yan, kapatid. Gusto ng Lord ibigay mo sa kanya. Cast it all unto Him. Sige, kapatid, hawakan mo ngayon yung problema ngayon. No? As a prophetic gesture, right now, ibigay natin sa Lord. Lord, sa'yo na to. Hindi ko kaya to. Sa'yo na to. You know what? Grabe ang Lord. I did it. Ginawa ko po yan. I have a big problem. Pero nung ibinigay ko sa Lord, sabi ko, Lord, sa'yo na to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. I don't know how am I going to resolve it. You know, my wife, when she came here, she was hospitalized for several times. And she incurred a lot of bills. Sabi ko nung sa Friday, about 45, nung chinek ko, 40,000 dirhams lang naman. 40,000 dirhams lang naman. Magkano ba yun sa Sa peso. 40, ha? By mahigit kalahating milyon din yun na, di ba? About 600,000 pesos. 40,000. Yung isa kasing check is 27,000 and the other check is 12,968. So, about 40,000, di ba? So, multiply nyo by about 13 pesos. So, it's more than half a million. Nag-issue po ako ng post-dated check sa Dubai Health Authority. March 11. March 11. March 28 yung isa April. So, na po ngayon, September. Nag-June na yung mga cheque. Wala pong pondo. They called me several times. Wala pong pondo. Wala po akong pambayad. Wala po talaga. Kaya sabi ko, Lord, tumatawag sa akin Sabi, how are you going to pay for this, Mr. Wilfredo? Really? I don't know really. I don't have any job right now, So, the situation right now. And I actually approached
some charities about it, but they said my wife is not qualified because she's under visit visa. So ang ginawa ko, pinag-pray ko. Ay, hindi ko alam kung ano gagawin. Lord, hindi ko alam eh. Ang bigat nito, Lord. Kaya wala akong pagkukunan. Lord, sa'yo na. Tapos, nakalimutan ko na. Hindi ko na dinala. Siyempre, binigay ko na sa Lord eh. Kinalimutan ko na. Bakit ko pray ko na, binigay ko sa Lord. Bakit ko iisip-isipin? Ay, nakalimutan ko na. Nare-remind lang ako pag tumatawag. Siguro mga 3 beses silang tumawag sa akin. 3 beses. Pangatlong beses, third time they called me last Thursday. I know the numbers already. So I know it's from DHA. I saved the number. And the lady on the other end told me, okay, you come here on any day, next week. Come here. Come to the office. You know our office, right? So yes, ma'am, I know. Yeah, what would I do? Anong gagawin ko? Sabi, why would I go to your office? Parang ganun ang ano ko. Kasi hindi ko pa, wala ang nag-sink in nga sa akin eh. Sabi niya, you don't have to pay anything. Just take your check back. Take your check. Sabi ko, okay. Parang hindi nag-sink in sa akin talaga. Hindi nag-sink in. Sabi ko, okay ma'am, I'll parang wala lang, no? Kaya nakalimutan ko na nga eh, kasi hindi ko na nga pinoblema. Binigay ko na sa Lord. I pray for it, so. And they called. Yun nga, sabi nila, wala na akong babayaran. Take your check back. That's how powerful God is. That's how good our God is. Na kahit alam ka, akala mo hindi walang ginagawa ang Diyos, mayroong ginagawa ang Diyos. Grabe. Ipapakita ng Diyos kung gaano siya kabuti. Anytime, pwede akong ipapakita ko po sa inyo yung cheque. Nakuha ko. Siguro Tuesday ko pupuntahan. Sinabi sa akin, ask for this lady and she will. I will send an email to her right now to release to you the check. Sabi niya ganoon eh. So, we go to this our headquarters opposite Dubai court and then you ask for this lady and she will give you your check back. Ganon katindi ang Diyos natin. Hallelujah. Ganon. Manampalataya ka lang, kapatid. May ginagawa ang Diyos. Even you don't know it, He is working behind us right now. Ngayon pa lamang may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Ngayon pa lamang kumikilos na siya, kaya ka narito, kaya ka nanonood ngayon, because God is going to do something in your life. No? Ito po yung talagang, alam niyo po yung, I really believe, ako po mismo, I mean, 2 weeks ago, I preached about Kiss to Miracles. I believe it. I don't know how God is going to do it, but I believe it. This is a miracle from God. Because my wife is not eligible for this. And yet, it is God. I know it is God. Dahil hindi po eligible ang asawa ko, and yet, binayaran niya. The Lord paid for it. Siya ang nagbayad. Amen po ba? God is good, kapatid. Maniwala ka. Ipag-pray mo. Whatever conditions, anumang challenge yan, kapatid, ipag-pray mo lang. Ilapit mo sa Lord right now. Kapatid, ipag-pray mo. Close your eyes. Close your eyes. Really, pray for it to the Lord. The Lord is listening right now. Gusto niyang marinig sa'yo, kapatid. Ano man yan, if you are asking for healing right now, kapatid, ipagkakaloob ng Diyos right now sa buhay mo. Receive healing. Sino man ang nangangailangan.
anumang pangangailangan yan, hallelujah, kumikilos ngayon ang Diyos. Ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo, kapatid, upang ikaw ay ihaahon sa kinalalagyan mo ngayon, right now. Hinihila ka niya, hawak-hawak ka niya ngayon. Hawak-hawak ng Lord ang iyong mga kamay upang ikaw ay ibangon sa iyong kinasasadlakan ngayon, kapatid, in Jesus' mighty name. Hallelujah! Hiniyayakap ka ng Lord, niyayakap ka ngayon ng Panginoon upang ikaw ay comfort niya at sabihin sa iyo, Lord, na ang mga kapatid, sinasabi sa iyo ng Lord, everything will be alright. Inaayos siya. May inaayos siya sa buhay mo, kapatid. Magpaayos ka. Magpaayos ka. Isuko mo lahat sa Lord. Isuko mo. Ano man yung iyong mga pangailangan, ano man yung kailangan mo sa Lord, wag mong lagyan ng kondisyon ang Lord. Sabi mo, Lord, susunod ako sa iyo pag ito ay wag ganon. Kapatid, ipanalangin mo lang. And sincerely, truly, believe that the Lord is going to do something. Mayroon siyang gagawin talaga. Maniwala ka, kapatid. Maniwala ka. Believe it in Jesus' name. Hallelujah. Nothing, kapatid, is impossible to the Lord. Walang imposible sa Diyos. Right now, kumikilos ang Diyos. Sige, kapatid, ipag-pray mo. Ano man yan. Kapatid, pamilya mo, relasyon. Relasyon sa pamilya, relasyon sa asawa. Hallelujah. Sige, kapatid, ipag-pray mo right now. Yes, Lord, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Inaayos mo right now, Lord, in Jesus' name, that whatever, Lord, na kahilingan na nilalagay mo, Lord, sa puso ng aking mga kapatid na ito, right now, Lord, ay dinidinig mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Father God. Hallelujah. Walang imposible sa iyo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy namin inilalapit sa iyo. At sinusurrender the anuman, Lord, yung aming mga pangangailangan. Lord, mayroong kapatid dito nangangailangan ng visa. Kapatid, bagong trabaho ay sumayo na. Binibigyan ka ng bagong trabaho ng Diyos. The windows of opportunities is being open right now sa iyo. Tanggapin mo yung bagong trabaho yan. Pumirma ka na, kapatid. Pumirma ka na ng offer letter. At yung visa mo, employment visa, ay binibigay na ng Diyos sa iyo in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin mo, receive it in Jesus' name. Hallelujah. Nalulungkot ka, kapatid? Ito, niyayakap ka ng Diyos. Mararamdaman mo, kapatid, yung pagyakap ng Diyos. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng Lord, kapatid. God loves you so much that He gave His only begotten Son. Maniwala ka lang, kapatid. Believe. Tanggapin mo ang kanyang anak na si Jesus. Repent now. Magsisi ka. Tanggapin mo si Jesus. Sisiha mo. Sabi ng Lord, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Patatawarin niya tayo kahit ano pa yan, kahit ano pang kalalim, kahit pa gaanong kalaking kasalanan. Just confess it to the Lord. Confess it to the Lord right now. Nililinis ka ng banal at makapangyarihan dugo ni Jesus right now in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. We confess, Lord, na kami po ay makasalanan. May mga pagkakataon, Lord, na kami naging mahina. Salamat po, Lord, sa pagpapatawad. Minsan, Lord, napipikon kami ng mga tao na kapaligid sa amin. Salamat po, Lord, sapagkat binigyan mo kami ng patience. Salamat po, Lord. Patuloy mo po, Lord, pahabain pa yung pasensya namin. Pagmamahal namin sa kapwa, na maunawaan namin, Lord, ang aming mga kapatid. Patuloy mo bigyan kami ng mahabang PC, Lord, ng pangunawa.
we will be able to accept, Lord, yung mga kapatid namin na even, Lord, yung nakasakit sa amin. Lord, right now, we release forgiveness. All these people, Lord, na nakasakit sa amin in Jesus' name. Lord, forgive us. And as we forgive those who sin against us, in Jesus' name, nagre-release din po kami ng blessing. Hallelujah, in Jesus' name. Nagre-release kami ng blessing sa mga tao, Lord, na nakasakit sa amin in Jesus' name. Pagpapatawad right now, Lord, tanggalin mo po yung anger sa puso ng bawat isa, yung galit sa puso, Lord. Lord, pagalingin mo po, Lord. Let there be inner healing, Lord, sa puso ng bawat isa, in Jesus' name. Lord, pagalingin mo po, you are close to the brokenhearted, Lord. You are close to the brokenhearted. Dito ikaw, Lord, ang nagpapagaling right now, in Jesus' name. Pinagagaling mo, Lord, yung puso namin na nasugatan, nasaktan, Lord, that whatever pains, Lord, na naririto sa puso namin, Lord, pinagagaling mo na sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' mighty name, Lord. Salamat po. Salamat po, Lord. Napakabuti mo, Lord. Kami nga, Lord, eh. Lord, you have loved us. Lord, even when we were sinners, minahal mo kami. Lord, nung kahit nung kami makasalanan pa lamang, Lord, salamat po sa pagpapatawad. Lord, turn all the curses into blessing in our life, Lord. At ngayon pa lamang, pinuputol na namin, Lord, ang anumang pakana, plano, gawa ng kaaway sa buhay po namin. Hinuhugot ko ngayon ang espiritu ng kahirapan, espiritu ng last sa buhay po ng bawat isa in Jesus' mighty name. Hallelujah! Kinakat ko anumang sumpa sa buhay mo, kapatid, in Jesus' mighty name. Hallelujah! No weapons of the enemy shall prosper in your life in Jesus' mighty name. Ngayon ay tinutuldukan ko na sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' mighty, mighty name. Hallelujah! Putol na. I cancel. I declare it null and void. Anumang sumpa sa iyong pamilya, pamula sa iyong kanununuan, I declare it null and void right now in Jesus' mighty name. Hallelujah! Wala nang sumpa, hallelujah, ng kaaway sa buhay mo in Jesus' mighty name. Espiritu ng kahirapan, go. Espiritu ng kahalayan, go. In Jesus' mighty name. Espiritu ng succubus, incubus, espiritu ng kasamaan, ng demonyo, pinalalayas kita sa buhay ng aking mga kapatid na ito in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, receive deliverance right now in Jesus' mighty name. Hallelujah. Deliverance from the works of the enemy in Jesus' mighty name. Hallelujah. Sinusuotan ko po sila ng full armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, gospel shoes, the shield of faith, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Hallelujah. Wala nang gawa ng kaaway ang makakalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ikaw ay tagumpay na. Tinagtagumpay ka ng Diyos. Hallelujah. 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 From this day on forward, lalakad ka sa parada ng tagumpay, kapatid, in Jesus' mighty name. Tanggapin mo ang pagpapalaya ng Diyos. Tanggapin mo ang kapayapaan that surpasses knowledge and understanding. Hallelujah. Tinatanggal as you cast away all your worries, anxieties, all the concerns ng on this world, yung mga problema, kapatid, binibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan ngayon. The joy of your salvation be upon you. Hallelujah. Weeping, sabi nga ng Lord, weeping may last for a night, but joy comes in the morning. For His mercies are new every morning, and great is His faithfulness. Tapat ang Diyos. Kapatid, maaaring ngayong gabi, umiiyak ka. Natindi yung nangyari. Pero bukas, may bagong pag-asa. May
bagong pag-asa, may bagong mercy ang Diyos sa buhay mo, kapatid. May bagong blessing. Tanggapin mo yung pagpapala niya. Kapatid, in Jesus' name, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. I release right now supernatural blessing in Jesus' mighty name. I receive it. I release it right now. Supernatural blessing in Jesus' mighty name. Receive. Hallelujah. The favor of the Lord is upon you. Hallelujah. 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 The Lord is with you, mighty warrior. Ikaw yon, kapatid. You are a mighty warrior of God. Stand firm on your faith. Stand firm on your faith. Put on the shield, your shield of faith. Itaga mo yung word of God. Kapatid, magbasa ka para ikaw ay mayroong panlaban. Kapatid, na anuman yung ibabato sa inang demonyo, kaya mong tagpasin. Tatagpasin mo agad. Di ba? Ganun lang, kapatid. Hallelujah. Receive it. Receive it. You are blessed. I declare right now, supernatural blessing sa'yo, kapatid. In Jesus' name. Hallelujah. At anuman yung pangangailangan mo, kapatid, pinalalakas ka ng Diyos. Right now, nire-restore sa'yo ng Diyos ang kalakasan. Hallelujah. Hallelujah. From your head to foot, pamula sa iyong dulo ng iyong buhok hanggang sa talampakan, nire-restore ang strength sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi ka magkakasakit ng COVID in Jesus' mighty name. Pinalalakas ng Diyos ang iyong immune system right now. The blood of Jesus covers you and your family in Jesus' name. Hallelujah. The blood of Jesus covers you. Hallelujah. Tinutunaw ng banal at makapangyarihang dugo ni Jesus ang anumang COVID-19, anumang virus sa iyo, in Jesus' mighty name, hindi ka malalapitan sapagkat ikaw ay covered by the blood of Jesus. Hallelujah. Yes, Father God. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. Hallelujah. 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 Yes, Father God. Hallelujah. Sige, pasalamatan mo ang Diyos. Ngayon pa lamang magpasalamat ka na sapagkat may ginawa na ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Yes, Lord, we thank you. Lord, salamat din po, Lord, sa bagong lisensya kay Renan Camara, in Jesus' name. Hallelujah. Magpasalamat na, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your holy name. We lift you up, Lord. We glorify, Lord, your name. We magnify your name, O God. There is no other name given to us under heaven by which we will be saved. Lord, your name, the name above all name. Hallelujah. We thank you, Father God. Ikaw ang maluwalhati. Magalak ka, Lord. Mapapurihan, maitaas lamang ang dakila mong pangalan. Hallelujah. To you, Lord, all the glory, honor, and praise. Jesus' name. Amen. Hallelujah. Yon. Hallelujah. Hallelujah. For soul healing and restore peace in her mind and heart in the mighty name of Jesus. Kay Maricar Rodriguez, nagpapapray po. Si Maricar, yung matigal ko na hindi siya na... pasensya na, hindi. Nasa Iloilo kasi si Maricar Rodriguez. One of friends of Ate Ann Kalalang. Yes. Hallelujah. Yes, Father God, we thank you for the life of Maricar Rodriguez, Lord. I pray, Father God, na patuloy mo po siyang sasamahan, Lord. Let the peace that surpasses knowledge and understanding be upon her right now in Jesus' name. Bigyan mo po siya ng kapayapaan, Lord, sa kanyang puso, Lord. Ano man, Lord, alalahanin, Lord, na nasa kanyang isipan, Lord, ay binibigay na namin sa iyo, Lord. We surrender to you her life, O God. Maghari ka lubos sa kanya, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Sige po, sino pa po ang may gustong magpa-pray dyan? Thank you, Lord. Sabi po ni John Ray,
panimbatan. Lord, thank you po sa patuloy po ninyong paghugot sa amin sa putikan at pagyakap sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Sis Marika. Nanay. Nanay Melly. Yes, Lord. We thank you, Lord. Salamat po sa buhay ni Nanay Melly na magse-celebrate ng kanyang karawan bukas. Nanay po ni Sister Tina Sumpay, Lord. Patuloy mo po siyang ingatan. Bigyan ng kalakasan. Lord, i-bless mo po siya. At bigyan mo po siya ng good health, Lord. More blessings coming from you, Lord. At fruitful lives, Lord, in Jesus' name. Satisfying life with you, Lord. Salamat po sa buhay po ni Nanay Melly sa kanyang kaarawan bukas. In Jesus' name, amen. Sino pa po? Yun. Hallelujah. Baka meron pa po gustong magpa-pray dyan. Wala pong imposible sa Diyos. Patutunayan sa iyo ng Diyos yan. Tanda mo yan. Hallelujah. Yun. Hallelujah. Hallelujah. Yun. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Pastor, pray, please pray. Pa-pray nyo naman po anak ko, kulin at buong pamilya na naman namin. Baby Raquel? Sino yan? Ah, Mami Nicolene. Okay. Yeah, yes po. I will pray for her. Nay, si Lord po ang bahala kay Colleen. I will pray for her. Okay? Don't worry po. God is good po. Salamat po sa bawat ngiti at kasiglahan ng pangangatawan ng aking mga anak at mga magulang. Yun, sabi po ni Ate May. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, patuloy, Lord, na bigyan mo ng kalakasan ng kanyang mga anak at ingatan mo po sila. Divine protection be upon them, O God, pati na rin sa kanyang mga magulang at sa kanyang buong pamilya, lalo nang lalo na ang kanyang asawa na napakagwapo. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen ka naman, bro. Hallelujah. 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 Diba? Diba? Masaya lang. Dahil mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. May gagawin ang Diyos. Tandaan mo po yan. Tandaan mo yung declaration ko sa iyo, kapatid. Declaration ko ngayong gabi. May gagawin ng Diyos. Magugulat ka. Hallelujah. Sige po, this is Pastor Roel Idio. Good evening po and God bless everyone. Click here. Ilitok mo dito eh. Click here. Tiltok mo dyan. Click here. Click here. Click here to subscribe.